yung kasing iba, pag nagja-jumper dito sa ganyan, tawag doon trabaho ng tamad. Gago! Mali yun. Baklasin natin yung... motor. Hindi dapat ganun. Mali. Kaya ito, babaguhin natin. May mga na... nakita na ako ang gumawa ng ganun eh. Napanood. Sa YouTube din. Nag-bypass siya. May piece nga daw. Pero, hindi naman siya sa motor nilagay. Ayan guys, magandang gabi. May customer na naman tayo ito. Mayroon na naman tayong gagawing electric fan. Hindi nalang sa atin ito ngayon, gabi na. Ngayon lang tayo na pag-repair. Ayan guys, isang electric fan na ano to eh. Westinghouse, ayan o. Malaki. Sa 20 inches siguro ito. Ayan o. 20 inches nga, floor fan. Ano siya guys, electric fan to sa... electric fan to sa simbahan. Ayan, shoutout nga pala doon sa nagdala nito kay Aris. Ayan, ng Barangay Balanoy. Tapos, Tarlac. Ayan guys, ginagamit daw to. Dinala niya dito, may dala pa siyang tester. Ayan, ayaw daw umandar. Bigla na lang daw tumigil. Ngayon, papagawa sa atin. Ayan, ang sabi nung may-ari, ano daw, tinester niya, may dala siyang tester. Tinester niya dito sa may plug. Sabi niya, ayaw daw umandar. Sira daw yung power supply. Ayan, tignan natin, power supply yun ito, kung may power supply ba to. Pero sa electric pa na ganito, pag ayaw umandar, unang titignan yung motor. Baka fuse. Pero ako kasi, nakalag ko muna yung screen, tapos paikutin ko yung ehe, yung LC. Pag bahigpit, ay shafting bushing. Pero yan guys, simulan muna natin siyang baklasin. Hey guys, natanggal na natin yung screen. Buksan na natin siya. Ngayon, subukan natin siya paikutin. Yan, condition naman o. Oh. Ayan o. Oh. Ibig sabihin, okay yung shafting bushing niya. Galing ha? Guys, tanggalan natin yung hélice. Okay naman, kondisyon na umikot. Dali naman siyang paikutin. Kaya lang, ito. Mukhang pinakaalaman na nilang kinalag yung tornilyo. Halos busal-sal na. Ayan. Hindi siguro makalag. Makapinangahasan na nilang kalagin. Ayan guys, kalagin natin. Bukang natin kung makakalag pa to. A few moments later. Eh guys, natanggal na natin siya. Ayan. At eto na. Kung dali lang pala siyang kalagin. Goro. Yabang yabang ito. Ginamit nilang Phillips screw. Maliit. Kaya bumilog na ganun. Eh ginamitan natin siya ng ayan, Phillips screw na malaki. Ayan o. Okay guys, baklasin muna natin yung mga tornilyo. Subukan natin tignan yung fuse at pag sira ang fuse, subukan natin irekta, tapos testirin natin kung buo yung motor. Ayan guys, pause lang muna natin, kalkalin ko muna yung fuse nya. Dito na tayo magtatap para noon, mabilisan, para malaman natin kung buo nga ba yung motor. Tapos, pagka okay siya, kakabitan natin siya ng fuse. Okay.
Yan guys, ha, nakabitan na natin siya ng wire yan. Capacitor to 220 yung plug. Testingin natin ngayon yan kung papalo ba siya. Dito na tayo magdidirect sa may plug. Ayan. Itong plug niya. Ayan. Ayan, pumalo. Yan, okay naman. Meron. Op, wala na. So, ibig sabihin, buo siya. Buo na, fuse lang talaga. Nice. Ang problema niya. Lalagyan natin siya ng fuse. Ang iba kasi, meron ako napanood na naglagay ng ganitong fuse. Jumper dito. May fuse pa rin. Pero mali eh. Ayan guys, ha. Kung dito tayo maglalagay ng fuse, malamang hindi siya puputok. Paano masabi? Ito. Hindi siya mapupundi. Kapag dito tayo naglagay. Kasi ang trabaho nitong fuse na to, meron siya nakalagay na 130 degrees. Kapag ka inabot niya yung init na yon, mapupundi to. Kapag ka dito siya nakakabit, hindi siya mag-overheat. Hindi siya mag-iinit. Kasi malayo siya sa motor. Hindi naman siya sa motor nakakabit dito. Kaya yung mga fuse nilalagay dito sa may motor. Para nun, pag nakakuha niya yung init ng motor na 100 degrees, sumobra doon, nag-overheat siya doon, puputukin niya to. Pero kapag dito mo nilagay yan, kahit mag-overheat yung motor, para rin siya nakarekta. Hindi siya puputok. Kasi hindi siya nakakaramdam ng init dito. Doon siya nakakaramdam ng init. Kaya yung mga fuse dito nakalagay sa may motor. Kaya guys, kahit matrabaho man siya, bawaklasin pa rin natin yung motor. Ayan. Para sigurado. Ito eh, trabahong yung kasing iba, pag nagja-jumper dito sa ganyan, tawag doon trabahong tamad. Gago! Mali yun. Bawaklasin natin yung motor. Hindi dapat ganun. Mali. Kaya ito, babaguhin natin. Doon tayo maglalagay sa may motor. May mga na nakita na ako ang gumawa ng ganun eh. Napanood. Sa YouTube din. Nag-bypass siya. May fuse nga daw. Pero, hindi naman siya sa motor nilagay. Kapag ka ganon, eh, hindi rin siya, ano, para mo rin siyang nirekta. Hindi, masisunog na yung motor. Hindi pa puputok.
kukonfirm mo sa motor, magkano yung motor. Pag nasunog yung motor, magkano ang gastos. Sige na, ang tagal mo eh. Pag napundi ang fuse, magkano lang ang fuse. Diba? Kaya isipin mo din, pag walang fuse at hindi nasira kasi 10 ampere mo, malaki. Eh, sunog ang bahay mo. Magkanong bahay? Mahal. Okay na yan. Higpit naman na. So, pwede na siyang testing muna natin. Natin uli. Yung ilisi niya. Iyon oh. Galing ha? Ngayon, kabit na natin siya. Huwag natin kakalimutan yung lock. Ayan, yung sinasabi ni Master Andy Rabino. Ayan, shout out kay Boss Andy, kay Master. Tawag do dyan, C-clip. Ayan, lock C-clip. Press lang yun. Ito, makabit na natin yung LC. Yun. Tapos kabit na natin tong takip. Takip ito. Hindi ako mag-electric pa ng ganito. Baka sa kuryente. Pero dahil gamit naman to sa simbahan, okay lang. Simbaha naman ang gabayad ng kuryente. Okay na. Ano nakalagay dito? 230 volts. Ay, 220 naman siya. Yan, laki oh. Atin kung may hangin. Number 1 lang. Atin kung malakas. Yan o. Lakas. Malakas nga siya guys.
Okay na. Fuse nga lang ang problema niya. Ayan, okay na. At malakas naman. Sabihin, buo naman yung ibang parts niya. Okay na siya. Fuse nga lang ang talagang problema niya. Ayan, sana may na-share akong konting idea o tips sa mga baguhan dyan sa pagre-repair ng ganitong klaseng electric pan. O kahit di man siya ganitong electric pan, kasi halos pareha-parehas lang naman ang kanya ni sa mga malalaki, maliliit, ganun. Ayan guys, maraming salamat sa nanood ng video na to at sa mga sumusuporta sa YouTube channel ko. Ayan.